nga pala po si Noel Galan ng Kamao TV at shout out sa uprising boxing content creator na si Idol Maki Base TV. Shout out sa channel ni Maki Base TV. Kumusta mga Lodi na palaban sa buhay ang pagbabalik? Ngayon ay itatampok natin ang parating na laban sa tinaguriang rising star ng Ifugao na si Carl Hamis Wonderboy Martin laban sa kapwa Pinoy na pambato ng Carmen del Norte na si Ronnie Lindol Baldonado. Pero bago yan ay huwag kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga videos na ating gagawin. Ngayong darating na March 12 ay magtatapat si Wonderboy at Lindol na gaganapin sa Ilorio Sports Center, Sukat, Paranaque. Para sa bakanting titulo na WBA Asia Super Bantamweight title at nakataya din dito ang titulo na hawak ni Martin ngayon na Philippine GAB Super Bantamweight title na naagaw ni Carl Hamis Martin sa kanyang nakaraang huling laban kay Mark Anthony Geraldo via unanimous decision. Ito po ang unang pagdepensa ni Martin sa hawak niyang titulo at matatandaan sa naging anim na laban ni Martin bago kay Geraldo ay lahat ng mga nakasagupa nito ay tinapos niya ito via knockout or TKO. Madami ang nagsasabi na ito daw ang stepping stone ni Martin na makuhang pagiging Asia champion at ito rin ang magiging susi para maisabak na siya sa mga world class fighter. At sa prediksyon ng karamihan ay lamang dito si Martin dahil sa angking niyang speed, power, footwork at mga volume punches. Dahil kung titignan nga naman ang record ni Wonderboy ay may impresibo itong record na 18 panalo, walang talo at 15 dito ay ipinanalo niya via knockout. Kaya nakapagdala ito ng 83 knockout percentage rate sa kanyang boxing career sa edad lamang na 22 anyos. Samantalang ang 26 anyos naman na si Ronnie Baldonado ay may knockout percentage lamang na 50% knockout percentage rate. Mas maliit kung ikukumpara kay Wonderboy. Ngunit delikado pa rin nakalaban itong si Baldonado dahil gutom at sabik ito para makakuha uli ng belt. At ito ang una niyang tapak sa Super Bantamweight Division. Dahil sa mga nakaraang laban ni Baldonado ay lumalaban ito sa mas mababang timbang na Super Flyweight Division. Sa kanyang karera ay nakapagtala si Baldonado ng impresibo ding record na 15 wins, 2 losses, 1 draw at siyam dito ay ipinanalo niya via knockout. Hindi man sila magkasing bilis ni Wonderboy ay hindi naman nagpapahuli itong si Baldonado sa tapang dahil palagi itong pasugod at bakbakan talaga ang hanap nito at medyo matibay din itong si Baldonado mga Lodi. Dahil sa katunayan nga ay may killer instinct din ito katulad ni Wonderboy. Ang magiging problema lang dito kay Baldonado ay halos magtatatlong taon na itong nabakante mula sa huling laban niya noong September 2019 laban kay Enrique Magsalin na nagtapos sa majority decision. Medyo malaki-laki din kasi ang halos tatlong taon na walang laban at dagdagan mo pa ng pagtaas agad ng timbang mula sa Super Flyweight Division to Super Bantamweight Division. Paniguradong maninibago si Baldonado sa laban na ito at sa side naman ni Carl Hamis Martin ay sanay na ito sa Super Bantamweight Division at huling laban naman ni Martin ay last year lang December 12, 2021. Dalawang buwan lang ang ibinakante ni Wonderboy at laban na ulit. Pero ang larong boxing ay mahiwaga, hindi natin malalaman ang resulta hanggat hindi pa tapos ang laban. Ang panigurado lang dito ay siguradong magiging maganda ang matchup na ito. Kaya huwag palampasin sa March 12, 2022 mga Lodi. Malapit na yan at markahan na ang kalendaryo. Si Martin, isang malaking isda rin. Nakita natin, hirap din si Tanaka sa pinakita niyang laro. Kahit sabi natin talo siya dun sa laban na yun, makita mo yung tatag at puso ng Pilipino pag lumalaban. Pasukin ko talaga yan kasi siya yung champion. Hindi ko ayaan na makalayo siya. Walang makakatulong sa aming dalawa sa taas ng ring pag kami na po yung nagharap. Tingin ko hype si Martin. Kaya isang karangalan na makalaban ng The Next Superstar.
Hindi ako naniniwala kasi ako na yun. Stadium, born a rock star in this life, gon' live it up on the attack.